Bayan. Magandang magandang umaga po sa ating lahat. At mabuti na lang po meron tayong mga bayaning tumutulong sa ating bansa. Kahit na ang bayaning ito ay talagang punong-puno ng tuligsa. Siya na nakakatulong. Bibigyan pa siya ng issue. Babanatan pa siya. Di ba? Samantalang anong tulungan nito? Luzon, Visayas at Mindanao. Karamihan dito sa Metro Manila natulungan nito. Sa Mindanao, mga optometrist. Sa Luzon, mga talaga optometrist hanggang Baguio, Cagayan. At siya talaga pag nagbigay ng bigas to, tunila-tunilada, truck-truck. Siya po ay nakatira sa Green Window Subdivision. Dito sa Isujon, malapit. Yan siya. Talagang lintik ang mga tumatawag sa kanya. Humihingi ng tulong. At pag nagbigay ito, truck-truck ang pag-uusapan. Kaya lang, nagkamali lang itong pan . Nagkamali lang si Madet Alejano. Ang pakay talaga niyan, medyo nung hihingi rin, magpapadagdag lang ng bigas. Kaso nagkamali siya . Ang ginawa niya, binanata niya ng binanatan . Si Mr. Leo Marcos. Binanata niya ng binanata. Hindi ko ano pinagsasabi niya . Tulong lang naman ang gusto niya, yung mabadagdagan. Dapat nasabihin na lang niya, kailangan ko ng bigas sa aming lugar, yung isang truck na bibigay niyo, dadagdagan ko pa, gagawin kong dalawang truck. O, ganun sana. Bali magiging tatlo. I-accept niyo yung challenge mo. Period. Wala nang salita-salita pa. Hindi. Baka maglagyan pa ng COVID-19 yung bunganga mo. Yung mga tirada niya pangit, hindi maganda. Hindi ko lang alam kung natulungan niya ito kahit na ginadyan siya. Maaaring nagbigay siya. Hindi katulad ni Romy Diaz. Diba? Talagang challenge siya challenge siya. Francis Leo Marcos . Na-challenge siya rin kay Romy Diaz. Talaga Romy Diaz style . May bigote . Si Romy Diaz . Patay na to . Binubuhay niya. Kasi kontrabid ng numero uno yan ni FPJ . At pinakita niyo asyenda niya sa bakura niya, puro puno. Yung asyenda niya na mga bahay niya . Puro kubo. Talagang komedyante, pa-comedy. Maganda, ganyan. Maganda yung mga challenge na ganyan. Napapatawa ka, siyempre natutuwa ka. Hindi na yung palaging mainit yung ulo mo dahil sa... Ang iba kasi, tinutulog siya, tina-challenge siya, ini-issue siya, binabanatan siya. Diba? Talagang banat. Iinit ang ulo niya noon. Dapat nga . Huwag na niyang patulan niya mga yan . Kasi walang magawang matino yung mga yan. Ang patulan niya, yung mga nanghihingi ng tulong. Pabayaan niya sila, keso mag-demand, bahala sila. Ganyan lang. At saka, kitang-kita naman yung mga truck. Paano siya magbigay ng donasyon sa mga bayan-bayan . Ha? Nagbigay na siya sa Payatas, truck-truck yan. Antipolo, truck din dyan. Sa Laguna, nako.
3,000 kaba na bigas. Ha? Na-challenge siya yung taugamap eh. 3,000 kaba na bigas. Ha? 3,000. 3 met, tons. 3 tons yun. Ha? Ando rin. Taluguro na. Yan ang mga ganyan. Kaya mo si Isko, binigyan din niya. Santra. Nagbigay siya dyan. Ayaw ko, 5 yata. Basta nagbigay siya dyan eh. Papasalamat na nga si Isko eh. Kay Francis Leo Marcos. At nagbigay rin siya sa DSWD. 10 toneladang truck. 10 toneladang bigas. Ha? At saka sa BJMP, Bureau of Jail Management Penology. Ah, butang pasasalamat ng mga tao sa kanya, pati mga nakabilanggo. Hindi lang yan. Nagbahagi pa siya dun sa mga kwan, sa mga street vendors, sa mga pagkain, bigas. Yan. Sa parte ng Cubao. Mga nadyadyan yung mga tao na malapit dyan. Wala na makain. Pero naawa siya. Binigyan niya lahat ng mga pagkain niya. Grabe talaga to si Leo. Kanya-kanyang trip lang yan eh. Yan ang trip niya eh. Yung pakawalan yung bilyones niya. Di ba? Eh mga ang negosyo lang naman yan eh. May pabrika siya sa Japan. Di ba? Tapos meron pa siyang restaurant sa Japan. At meron pa siyang ano ba yun? Yung bakahan sa New Zealand. Yeah. Hindi, di ba? At makikita mo yung ano, private plane niya. Ha? Tapos may tumawag na naman sa kanya. Yung mga seaman, mga seafarer. Humingi ng tulong. Eh, gusto yung kurin sila at dali na sila dun sa kanila. Pero sabi niya, bibigyan na lang doon niya ng pera, pamasahe, kapunta sa kanila. Kung ilan sila roon. Kahit na ilan sila roon, kung 20,000, 5,000 sila. Kung mga ilan, 500 sila, okay lang yun. Bahali wala. Chicken feed. Kay Leo. At hindi, di ba? Binabanatan pa rin siya. Nakakatulong na nga siya. Binabanatan pa siya. Huh? Chinachallenge din siya. Huh? Yung mga kapitbahan niya mayama, chinachallenge pa rin siya. Yan. Siya naman, chinachallenge din niya yung mga senador, yung mga congressman na yan, lahat ng mga mayaman, lumitaw na, magbitaw na kayo ng mga pera. At nakakatuwa naman, maraming na-challenge. Na-challenge yung mga taga Sambuanga. Ha? 3,000 bigas na ipamamahagi niya sa mga kababayan nila at magdadagdag pa si Leo ro, Marcos. Bibigay pa siya ron. At marami. Plantasyon ng talungan. Yeah. Chinalin siya. Isang janitress lang. Chinalis din siya. Yan. Maganda talaga yan. Talagang pagtulong. Bahala na. Bahala na, bahala na kung ano, 'di ba? Maubos. Pero sabi niya lang 'yon. Hindi mauubos yung pera niya 'yan. Eh paano mauubos 'yan eh? Umiikot-ikot ng Mindanao 'yan eh. Ipinapakita niya ginto roon, hawak-hawak niya. Eh yung mga nahukay nila sa kuweba, nakuha. Eh ang halaga noon mga bilyones. Hindi peso ah, dollar. Hindi, di ba? Kaya, pinaparatangan siya, nagbebenta raw siya ng gintong peke. Pero ang sabi niya,
namimili raw siya ng ginto sa arangke yun sa Quiapo. Tapos pag nabuo na raw niya, gagawin niyang bara, tapos ibibenta raw niya uli. Nako, ako hindi ako naniniwala rin. Talagang totoo, nakahuka ito. O, merong nakabili talaga ng ginto to na marami. Kasi nakamura. Napakahirap kasi ng buyer eh. Ang buyer ng ginto, mahirap. Di pag na yung buyer, totoo, maganda. Eh kung hindi totoo, baka kidnap pa ang labas ninyo. O kaya patay. Kaya mahirap. Tapos, puro porsyentuhan yan. Kung ilan sila maghahati. At maraming nagbebenta niyan. Talaga may mga totoo, may mga peke. Nagkalat sa Makati ang mga ahente niya. Sa Cubao, nagkalat ang mga ahente ng mga ginto. Ngayon, kung magkakaroon ka ng kaibigan ng mga duwende, baliwala yan. Magkakaroon ka ng mga kaibigan ng mga diwata, eh, baliwala yan. Mga sirena, mga syokoy na yan. Lalabas yan. Talagang meron. Kung may kaibigan ka. Eh ako, may kaibigan ako. Kaya magpasalamat tayo dahil mayroon isang Leo na ganyan. Ibang klase ang trip, di ba? Maglustay ng pera, magbigay ng pera sa mga tao, magbigay ng bigas. At wag ka, hindi ho nang hingi ng donasyon yan, hindi magdo-donate ka ng pera sa kanya, hindi. Yung pera na ibibigay mo, na i-donate mo, yun na lang, bahala ka nang bumili lang kung ano ikaw na magbigay doon ang itutulong mo. Diba? Ganon. Ganon ang mangyayari para sa kanya. Ganyan katindihan. At yung mga politiko naman dyan na wala nang ginawa kundi maggawa ng ngawa. Yung panawagan ni Isko, tama naman si Isko eh. Yung mga senator na wala namang ginagawa yan, tapos din batas na ginawa nila. Aba, lumusong naman sila sa baba. Yan, pinakamatindi roon. Yung mga congressman, 170, nag-commit na. Oh. Ayun, ganoon lang. Di ba? Simple. Napakasimple. Simpleng pananalita, pinakinggan, tapos. May makukuha ba si Isko dyan? Wala naman. Ang nakuha tuloy ni Isko, ha? Issue rin sa kanya, epal-epal daw, sabi ni Soto. Soto talagang, ano to eh, saksakan ng puripot ito eh. Hindi nagpapakawala ng kwento. Na mga ganyan na, ano, nako. Kaya nagpapaniwala dyan kay Soto. Eh, mahirap yan. Mga senator na yan na ayaw tumulong, wag na, hindi na kailangan ng tulong ng mga yan. Hindi na kailangan. Dahil pagdating ng eleksyon, tapos kayo. Sumbat dito, sumbat yan ang mga kababayan natin. Sila ang kailangan dito sa nagaganap na usaping ito, di ba? Tapos wala sila. Hindi sila tumutulong. Tapos itong mga celebrity pa, mga pasaway. Isa pa ito. Nako, yan, nabigyan ng leksyon si Marie Sarkal. Binanasas niya ng persona non grata ng Davao. 5 years ban. Si Baninay, lahat ng mga endorsement nila, wala lahat. Tapos. Ngayon may susunod pa, sige lang, banat kayo. Si Harry Roque ang babanat sa inyo ngayon. Babanatan kayo ng batas niyan. International law expert yan. Okay? Sige po. Salamat po sa inyo. God bless. God bless.
God bless.